Batang. Sa Batang kaya po, snatcher din ako. Group kami ni Nakoko. Puro kami mga snatcher. Takbuhan din kami. Kaya puro ensayo kami kasi para walang hingal, ano, preparasyon. Hindi pa kayo nag-start? Hindi pa kayo nag-start? Hindi po. Pero sila nag-start na. Nakamontate na sila. Nung January 11 yata sila nag-start. Pero may mga kinuna na silang maeksena. Pero kami wala pa. Start sila ng Fiesta ng Quiapo. Kailan yung ano mo, yung schedule mo for... Mga February po. First week of February pa. Pero sa ngayon, busy ka sa tourism, di ba? Oo. Sa mga kanya-kanya mo namin mga trabaho, eh, busy po kami, nagpaparami pa ng turista. Pero looking for 2023, kaya na talaga. Meaning, ikaw po yung nakatoka sa... Kami po sa infrastructure. Ang aking sekretaryo, ang in-charge sa promotion, sa pagpaparating. So kami po, support kami. Under po kasi kami sa secretary. Okay. Ano-anong mga, parang mga i-develop po, mas ipopromote na tourism spots this year? Actually po kami, more on rehabilitation kami ngayon. Kasi ang dami pong kailangan na dapat ayusin. Bagyo, Lindol, sunod-sunod eh. Tinamaan po yung mga tourism destination. So ngayon, nire-rehab po namin yan para makabalik ulit dun sa dati. Kasi hindi po kami makapagbukas ng bago, kung sira ito, let's say sa Boracay, sa Cebu, sa Bohol. Dinaanan po lahat ng bagyo po din yan eh. Siargao, wasa hanggang ngayon. So nasa rehabilitation po kami ngayon. Yung mga old churches natin sa Ilocos, yung Paway Church. So, inaayos po namin lahat yan. So, pinupondohan po namin yan sa rehabilitation para makabalik ulit po sa dati. And then after namin maano yun, doon kami magbubukas ng bagong mga destination. Kasi kailangan mong i-preserve namin itong mga tourist destination na ito. More on sa provinces yun, well, hindi dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila, yung isang tinitignan po namin dito, yung pagpapailaw namin dito. Of course, yung pagpapaayos ng Intramuros. This one. Hey, thank you po. So, yung Intramuros, dinidevelop ngayon. Tapos, ginagandaan pa. And then, yung drainage system dahil lagi lumulubog. Inaayos po. May collaboration kami with DPWH. Kung titignan nyo, yan kasi yung tourist district yan sa may NCR area, which is yung World City na tinatawag natin. So, yun po, nandun po kami. And then siguro pagpapaganda rin nung Quezon Bridge, which is malapit sa Quiapo, pag-entry mo, yun po, tinitignan namin. Kasi kung nabalitaan nyo na, ipinailawan namin noong October yung San Juanico Bridge. Yun po, project namin. Yung luneta ongoing din, di pa, parang may mga inaayos pa rin eh. Marami po ang inaayos ngayon. So, unti-unti, sana makapanumbalik. Kasi malaki po, isa sa pinakamalaking tinamaan na industriya. Kasi maliban sa showbiz entertainment, is tourism. Talagang sumadsad po kami. Magkapatid dyan eh. Bumawi na po ang Baguio. Ah, Baguio. Or even yung mga piyesta ngayon, January, ng Dinagyang, Sinulog, Panagbenga na by February. So, ito na yung start. Kasi this year pa lang talaga mag-start. Dahil last year, medyo yung restriction ng first quarter, may fit pa ko eh, di ba? Nag-surge kasi. So, kung maalala nyo, di ba, nagkita pa tayo, hirap pa tayo na dahil ang dami pang requirements bago ko makalabas. Unlike now, medyo nag-ease up na. Tsaka yung vaccination campaign talaga guys, talagang tinanggap na ng tao, which is very helpful naman talaga para sa protection. Do you report for work every day? Yes po. As much as needed, nasa opisina po. Oh, unless for dun sa mga projects yung naming out of town, lumalabas po. I don't do bandik lang. Wala naman. Pero ibig sabihin, yung katawan mo, talagang busy. So, kaya nga, yun nga ang ano namin ni Coco. Nung nag-usap kami po ng Batang Quiapo Project, alalay lang kami sa schedule. Kasi may trabaho kami, government na doon. So ayaw naman namin na baka punaan kami na nasa showbiz kami. Kaya naman namin, sabi ko. Kaya namin i-adjust lahat weekends. Yan. Weekends naman talaga. Eh. And syempre, dahil showbiz din naman yung asawa ko. So, naintindihan naman niya. Nag-artista pa rin ba si... Tanya, yes. May mga ginagawa po. I think she was included in Mara Clara ba yun? Sa GMA. GMA and then
Meron din si Sarigal, yung Mano po, natapos na rin niya. CMA din yun. Flower Sisters. Kasi si Tanya, visible sa GMA din. Oo nga. Batang GMA din. Sabi ko, okay, GMA ka eh, nasa ABS ako. Pero ngayon, collaboration naman, pwede na tayo magsama. Buti wala kang ano, mga restrictions about that. Wala naman. Wala naman. Hindi naman nung kami naka... Yun nga po kasi hindi naman talaga kami mga regular na artista na parang kaliwat kanan na ano, kami, pumapasok lang mo kami kung saan kami kailangan. Tinatawag ko kami, kailangan kami. Pinasok kami doon. Ilan na anak nyo ngayon? Tatlo po. Oo. So, ano yung... 15 years old na po yung panganay namin ni Tanya. Tatlong babae po. Wow. And we've been together for 16 years na rin. Ang age gap po nila, 15, 13, and then 6 years old. Malayo ng bunso. Malayo yung bunso. Pagsubok na lang sana akong lalaki. Kaso babae pa rin. Pero susubok pa rin. Masabi, isa pa, ayaw na namin. Okay na kami na. Tigil na. Eh, baka maging babae ulit. Eh, sa laki ng gastusin ngayon. Oh, Sekretary ka ba? Or ano? COO. COO. Nag-iisip ng ganyang economic problem? Ayoko. Kailangan. Lalo na ngayon, ang taas ang inflation natin. I think it's more on a world recession. Eh. Financial crisis. It's not only, hindi naman dito lang sa Pilipinas. Buong mundo po yan. Eh. So pwede ba masabing naapektuhan ka rin ng problema sa sibuyas? Oo naman. Lalo na kami. Alam nyo, hirap na hirap. Alam mo bang hindi kami makapagluto ng sisig? Kasi kapampahan kami, sisig. Kailangan paborito, namin yung sibuyas. Yan ang number one dish namin sa probinsya namin. So minsan hindi kami makapagluto ng sibuyas. Wala yung sibuyas na sa inyo. Hirap na hirap din kami. So mukhang okay naman. Sabi naman ni Presidente. Kasama talaga yan eh. Minsan naman, baboy yung may problema, di ba? Oo, dati may mga chicken. Minsan, manok naman, di ba? Di ba yung yung minsan, french fries naman. Panagkas, walang french fries sa McDo at sa Jollibee. Kaya nga sa Shakey's, di ba wala na? Mojos, dati, di ba? Mga ganyan. Ngayon, wala na. So, may mga shorties. Oo nga, wala na. So, I think last na nagkakaroon tayo ng economic recession was during the time ni Jimmy yata. Parol yung time. President of economic recession. This is the economic recession. I think it's simply because part of yung pandemic. Kasi pangkalahatan po globally eh. So, siyempre nga ako nagsara lahat. Huminto ang mundo sa atin. Nailang bumabawi lahat eh. Ay, hoping naman no, sabi naman sa amin within a year tayo makarecover. Ilang taong ka? Kahit lalo naman tayo mga Pilipino, very resilient tayo sa ganyan. Very resilient po tayo. Ilang taong ko na pala sa tourism? Sa board? Tourism, actually pang 1.5 pala po. Akala ko point ko lang po last year. Ah, okay. Dati po, na hanggang 2015. Dali, gano'n kakakalala? Noon, 8 years po. Kabisado ko na po. Kaya binalik ko po yung dati. Ah, okay. So wala ka na rin balak bumalik sa local, ano, post? Wala pa naman po eh, kasi meron pa namang mga nanunungkulan doon sa amin na pwede naman, kasi hindi naman nung pwede natin. Ang akin po kasi, sayang naman yung opportunity na binibigay na maglingkod na national level. So, at saka tinutulungan ko pa rin naman yung probinsya namin kahit papaano, kahit wala naman kami. Hindi naman nung kailangan kami ang sakop ko para tumulong. Tuloy-tuloy lang naman. Pero eventually ba na-consider mo yung sarili? Sinabi mo sa akin si Sen na gusto na rin niya iwan yung quality. Ikaw na yung papalit. Possible po yan. Possible. Pero syempre nga po, kahit anong pilit mo, kung hindi ka naman gusto ng tao, hindi ka naman. So, kumbaga, swerte talaga. Swerte yan. Destiny ang tawag eh. Kahit nga sabi ko sa kanya, kahit mag-aral ako ng mag-aral, ilang puso ka po siguro ito. Eh, kung hindi naman ako pinili ng tao, wala akong magagawa. Destiny lang mo talaga. Maraming sinasabi yung tao, pero destiny po. Politics is destiny talaga. Sino bang mag-aakalang presidente natin ngayon si Ferdinand Marcos ulit, diba? So, it's destiny.
sabi ko na kahit anong pinagdaanan ni na Senator Bong Revilla, ni na Senator Tense, nakabalik pa rin. Senator Padilla, Binoy. So nakita niyo naman ano rin ang pinagdaanan niya. Fortunately na pinagkatiwalaan sila ng tao. Something that we have to accept and believe kakayanin. Kahit sabihin mo, doktor ka, abogado ka, ano, hindi ka naman destined to lead our country. Tapot-tapot ka, may ganang masa, yun eh. Masa na. Tao, Philip, na tao, ano, ordinaryong masa. Ordinaryong masa. Thank you very much, Mark. Thank you.